kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka draw by MVP! May bagong lipat daw na magkapatid dito sa barangay KSS. Kaya i-welcome na natin ang mga bago nating kapitbahay, Anna Lane at Ashton Salvador. Dito sa barangay KSS ay magbabago ang buhay ninyo. Dito kasi sa barangay KSS, wala ang mga parents ninyo, wala kayong mapapalang tulong, walang PA, walang high-tech gadgets, mga cellphone ninyo, wala. Maglalaro lang kayo ng basketball at volleyball para sa pagkain ninyo. Ano? Gina ba kayo? Yes po. Yes, let's go. Gina. Bigas. Wow! Isang takal na bigas 'yon. Isang takal lang ba ang kailangan nyo? Wow! Nakakuha ano? Na rin na isang itlog. Oo, ayan, isang soft drinks pa. Oh. Wow! Dalawang soft drinks. So, para makuha nyo ang pamaypay, kailangan nyo ng 15 pasa. Go! 1, 2. Bakit mo siya binigyan ng 5 stars? 5 stars. Bakit 5 stars? Siyempre, nakuha namin lahat. Wala kami na mintis. Binigay namin yung best namin. Teamwork. Teamwork lang kami ni Ashton. Nagtiwala naman ako sa kanya. So, nagawa namin ng maayos yung games. Dito sa barangay KSS, kailangan paghirapan ang lahat. Walang magsisilbi sa inyo ha, ng pagkain, kundi ang mga sarili nyo lamang. Lahat ng ito ay kayo ang maghahanda mula sa pagsaing, sa pagpapabaga ng kalandiuling, sa paglinis ng isda, sa pagprito at lahat na, Diyos ko, lahat, diskarte nyo yan. Kawawa yung isda ko, grabe. Hoy, Ashton, hindi ganyan. What? Mas maganda po yun sa akin. Wait, yung kanin, hugasan muna yung kanin. Hindi. Kanin mo ay, na. Hindi ako magkakanin. Kailangan mo ng kanin. Ayoko magkanin. Diba? No, just wait for it to boil. Tinitignan ko lang. Ano siya? Ba't sabi mo tanggalin ko yung taas? Para makita natin. Okay, eto. Ang daming utos si Baso. Siyempre, kailangan ko gawin. Mahabang pasensya lang po talaga pag kay ate. Wow. Ito na ata. Okay. Ay, nasa Ashton na may sunod wait lang, wait lang. Magbubudel fight tayo. Oh, luto, di ba? Sunog nga lang. Nakaloka, tinago mo pa sa ilalim. Kala mo, hindi ko makikita. Eto namang ano nyo, galunggong. Nawalan luto. Ko ng lasa. Parang biskotso. Naranasan nyo na bang kumain ng ano lang, noodles lang? Wala kayong makain na iba? Oo. Kanin tas asukal po dati. Ano? Nung time na yun, sa ospital si mama, na na-accidente po siya that time. Pag-pag-pag. Yun na ba yung ano, yung time na parang medyo nakinapos kayo sa buhay? Opo, yun, yes, yung kasi kami nasa hospital po yung Anong na-realize mo sa buhay? That be grateful with everything and anything that comes to you. And never take anything for granted, especially the people who are around you. Pasalamat na lang po sa lahat ng meron tayong kasi hindi naman po natin alam kung hanggang kailan tayo meron. Correct. Kasi wala naman pong diba, pangabang buhay na. Wala namang kasi, permanente sa mundo. Permanente sa mundo. Siyempre, pagtapos ating kumain, dapat may dessert tayo. Ay, Diyos ko po. Ayan, ice cream. Ice cream. Ooh. Kayo nang bahala magbukas pagkalis ko, ha? Oh, na. Sino ang mas madalas pagalitan sa atin? Ikaw. Kaya. Pinaka nasasaktan ako para sa'yo kapag nagkukwento ka sa akin about sa mga babae. Sa mga babae? Ano ang dream o pangarap mo para sa akin? Yung diba gusto mo manalo, I mean, gusto mo maging mahusay na aktres. Wow. Ano naman siya overall, masaya naman po. Siguro mas nakilala ko pa siya a little more.
magaling ba kayo sa math? Parang hindi. Pwede na po. Sakto lang po, depende. Okay, sige, huwag na natin patagalin to ha. Dahil may inimbitahan ng Barangay KSS para sa inyong dalawa. Siyempre, bilang mga bagong lipat dito, alam niyo ba itong si Nanay Lera? Ha, kilala niyo ba siya? Hello po. Siya yung nagpaanak sa mami niyo. Dati siyang kumadrona. Joke lang, joke lang. Nanay Lera. Si Nanay Lera ay isa sa mga nanay mula sa Payatas na kumikita sa pagtitinda ng basahan na sila mismo yung gumagawa. Ha? Nanay Lera, sa tingin niyo ba kakayanin ng dalawang bagets na ito ang paggawa ng salamats? Kaya naman, pag gusto, may paraan kung ayaw mo. Ayan, kaya wala kayong gusto. Abubutas. Tapos, ilalagay din siya dito sa pinakaunang pako sa kaliwa naman. Yan. Pinakita po sa amin ni Nanay Lera yung kung paano gawin. At nung una pa lang parang hassle, parang ang hirap gawin. Alternate siya ang paglagay ng pako, ganito. After po nito, pag nandito na po, tama ay, po. Ay, natanggal siya. Ay, natanggal kailangan po. Hindi siya matanggal sa pako. Ay. Kasi pag natanggal siya sa pako, hindi mo na siya mabubuo. Oo nga natanggal. Mali yung gawa mo. Pwede ulit tayo. Ay! Ako pa yung tahimik, ako pa nagamit. Saan pa yung focus mo sa lagay na yun? Sorry po. This time naman, gamit pa rin ang mga salamats. Ang gagawin niyo naman, kailangan niyong i-personalize ang mga yan para sa inyong kapatid. Oo. Bahala na kayong dumiskarte dyan. Oo. Dahil mananahi pa dun si Nanay Lera ng basahan. This time, ang papagawa ko naman kay Nanay Lera ay carpet. Ayaw mo ba? Halika na, Nanay Lera. Bahala na kayo dyan. Ha? Salamat po. So, ano gusto mo, ate? Ito. Okay. Hindi. Okay na yan. No. Gusto ko. Huwag ka na pumili. Madali. Gusto mo ba ito? Ito ka na lang. Joke lang. Nung binigay po sa amin yung painting, una po talagang tumatak sa isip ko is Golden State Warriors. Because I know how like addicted he is, like super fan talaga siya. Napili ko nga yung design ko na yung family, yung bahay, yung ganun. So parang kumbaga family picture, parang ganun, with the dream house. So growing up, talagang, I think lahat naman ng bata yung pangarap eh. So I think yun yung nasa isip niya kanina when he was drawing it na may pangarap kami bahay para sa isa't isa. Ako naman po, sa tingin ko naman, ma-appreciate ng kapatid ko yun yung ginawa ko dahil siyempre sa atin naman appreciative siya. So, ayan. Ayan! Ako, napakagaganda naman ang inyong mga gawa, no? Paano niyo nagawa yan? We're very artistic po. Ikaw naman, paano mo nagawa yan, Ashton? Siguro humingi ako ng tulong sa kapatid kong bunso. Tumawag ka pa? Para kung ano yung do-drawing? Anyway, ayan. Ito na yung pagkakataon ninyo para naman na ibigay mo sa kanya yan at explain mo kung bakit yan ang naisipan mong i-drawing siya. Mukha lang po siyang bata pero wholesome po siya at family po namin. Ayan si mama, si ate, si Jordan. Si kuya. Tapos ako to. Ito yung ito. Ano tapos si Andre ito. Sino si Andre? Sino si Andre? Kapatid ko po. Okay. Bakit nasa taas? Bakit hindi kasama rito?
Nasa langit ng pusa. kaya siya nasa ano. Bakit yan ang naisip mong design para sa atin? Wala lang, para pag nakita po niyo, di ba, na mahalala niya po kami. Mahalala niya po kami pag kunyari, pag nasa-shower siya, gano'n. Ayan, okay. Pwede mo naibigay sa atin mo? I got happy. I like this design. It's very wholesome. So na-appreciate ko na ganun yung drawing niya, pang 10 years old. Ano naman ang iyong mensahe sa iyong pinakamamahal na sister? Ayan natin, pagpatuloy mo lang yung pangarap mo at tutupad mo. Dito lang ako sa suporta sa. Sweet. Okay. Ito naman ang iyong pagkakataon para ibigay sa iyong kapatid ang iyong pinaghirapan. Well, yung akin po, it's Golden State Warriors. Okay. NBA team po siya na super favorite ni Ashton and my whole family. So very simple, but he's addicted to it, so. So ano number 30? Si Steph Curry po. Player po from Golden State Warriors. Okay, ito naman, ano to? Pangalan ko po, para maalala niya na ako nagbigay sa akin. Natuwa ako doon sa ano sa binigay sa akin ni ate sa ginawa niya dahil yun nga po, paborito ko po yun, paboritong team ko, paboritong player ko. Thank you for being one of the best. One of the most caring people I know in my life. Alam niyo, napaka-sweet na mga messages niyo para sa isa't isa. Talagang magkapatid talaga kayo. Pero umabot na tayo sa punto po na tatapusin na natin ang pamamalagi ninyo dito sa Barangay KSS. Sana ay nag-enjoy kayo at sana marami kayong natutunan sa isa't isa at sa pagkakaroon ng mas simpleng buhay na malayo sa inyong tahanan. Tutunan ko na never take things for granted talaga dahil syempre hindi naman panghabong buhay yung ganito na kampante lang lagi yung buhay mo na nabibigay sa iyo lahat. The importance of family. I mean, growing up talaga, I'm very family-oriented. Na-appreciate ko lahat ng ginawa ng pamilya ko para sa akin. Nagpapasalamat ako dahil I have this family. Gusto ko lang pong magpasalamat dahil pina-experience niyo po sa amin to ni Ashton, lalo na po sa akin. Ang dami ko pong natutunan sa pagtanggal ng gat ng galunggong, sa pagluto ng kanin. Inayaan niyo kami na maging sarili lang namin the whole day. Maraming salamat po. Pero ito ha, bago natin tuluyan na tapusin ang lahat, balikan muna natin ang mga ratings na ibinigay ninyo kanina sa inyong kapatid para sa mga naging ganap ninyo ngayong araw. Ready na ba kayong malaman? Ready kung pasado ba kayo sa kapatid nyo? Para sa unang ganap, kung saan pinaghirapan ninyo ha, ang inyong pagkain. Ang rating na ibinigay ni Ashton, kung gaano kapang MVP ang performance ni Annalene ay 5 stars. Habang si Annalene naman ay binigyan ka, Ashton, ng 5 stars. Ano masasabi ninyo? Parang nagkakatugma kayo lagi ah. Pareho naman po kami. Pareho naman po kami nag-effort. Effort, so binigay namin yung best namin. So, five stars. Naramdaman ko naman yun. Pa. Para naman sa second ganap na nagluto kayo ng inyong mga makakain gamit ang mga pangluto na hindi nyo nakasanayan. Pinag-rate namin kayo kung gaanong may kusang effort ang kapatid ninyo. Ang binigay na rating ni Annalene para sa iyo, Ashton, ay 5 stars. Samantalang ang ibinigay naman na rating ni Ashton sa iyo, Annalene, ay 5 stars. At para naman sa inyong pangatlong ganap, na nag-boodle bonding kayo at sumagot ang kapatid ninyo sa mga questions at tinanong namin kayo kung gaano naging ka-open ang kapatid ninyo sa inyo. Ang ibinigay na rating ni Ashton kay Annalene ay 5 stars. Samantalang ang ibinigay naman na rating ni Annalene kay Ashton ay 4 stars.
Wala bang ano? Sumakit bang dibdib mo doon? Parang na-traitor ako doon. Hindi naman. At least meron ka pang room for improvement. Ashton, ano yung natutunan mo today bilang isang kapatid? Ikaw naman, Annalyn, ano yung mas natutunan mo pa sa pagiging ate mo kay Ashton?